Hello mga ka-newbie, ayan, nandito tayo kay Pang L, Gobernador L. Search nyo lang sa inyong Facebook. Ayan si Gobernador L. Dito sa Hideout, no? Hideout Motor Shop. Napansin natin na mayroong tagas yung ating head. Marami makapal na yung latak nyo dun sa may bandang spark plug area. May mga tulo-tulo rin ng parang gasolina, eh, no? Basta parang langis din eh. Papakita namin mamaya sa inyo. So as for now, binabaklas niya ang ating R15. Ayan, so sinimulan na niya, kararating ko pa lang, pero baklas agad. Ayan. Baklas fairings muna. Baklas fairings muna. Mahirap pag makina, mainit pa. Ayan, so mga ka-newbie, ito na baklas na ni Pang L. Ayan, so may tagas ang ating top gasket. Ayan, kung napapansin niyo banda dito, meron na siyang tagas. So sa kabila, makikita yung medyo mabasa. Ito, punta tayo sa kabila daw. Mas malala yung makikitang kita natin. Ayan nga, oo nga, ayan o. Makikita nyo yung puro langis, ay malangis-langis na siya. Ayan. So ang problema kasi pag ito, buti napansin natin. Kaya everyday dapat talaga i-check nyo mga ka-newbie ang inyong motor, no? Bago kayo lumawas o luwas-luwas. Ayan, kailangan nyo i-check. At least ito, naagapan kasi na wala pa to nung isang araw. So ito, napansin agad natin. And napansin nung isang araw ni Pang L na medyo mabilis uminit ang ating makina. So isa yun sa senyales kung bakit nasisira ang makina. Ayan, so mga ka-newbie, ito, nabaklas na namin lahat-lahat. So isang senyales to na nahanapan namin, no? Tinanggal namin ang coolant niya. Actually, yung coolant niya mismo, malamig siya. Pero yung makina, mainit siya. Yan, mainit pa rin yung makina natin hanggang ngayon. Eh, time check, mag-iisang oras na. Tayo na binabaklas ang lahat-lahat itong mga to. Yung makina natin, mainit pa rin. Pero yung coolant, as in, malamig siya. So, dapat kahit pa paano, mainit-init. Pero yan, malamig pa rin siya, mga ka-newbie. So, ito, tinitignan pa rin namin. Kung bakit, anong kwan nito at problema niya. At kung titignan natin dito sa kabilang side, ayan, makapal yung kwan dito. Kung papansin ninyo, malangis-langis siya dito. So, probably, ang main cause ng ating kwan, no, yung sa may coolant pump, at saka yung sa head gasket na rin, or yung sa mismong head ang may problema sa makina natin. So, at least, ang kagandahan nito na nakita agad yung problema niya. Mahirap kasi pag nagbibiyahe, tapos hindi gumagana ng tama yung coolant, of course, pwedeng mag-overheat ang ating makina. At least ngayon, nakita natin, maaagapan siya. Ayan, mga ka-newbie. So, laging i-check natin yan. Ito, inaayos ng ating makina. Pinapalamig lang namin, actually. Pinapalamig lang namin. Kasi pag binaklas agad-agad natin to na mainit pa, malambot yung mga raskasa niya, masisira yung ating mga threads. Ayan. Ito, as in, malamig yung mga yung coolant niya eh. Ang lamig eh, oh. Para siyang ano eh. Para siyang galing sa ref eh. So, ibig sabihin, hindi nag-circulate ng tama yung ating coolant. Pero good sign naman kanina, nung binubuhos namin, wala siyang mga langis-langis. Dapat makikita yung sa top ng radiator pagkabukas ninyo eh. Pero wala naman. So, good sign pa rin naman siya. Pero ang difference lang dito ay hindi nag-circulate ng tama yung coolant. So, lagi nyo i-check to mga ka-newbie, no? Pag magbago kayo magbiyahe. Ayun, bago ako magbiyahe kanina, chinek ko na. So, ibig sabihin, nung nakita ko may yung may tagas-tagas. Yan. Ito. Buti maagapan natin kaysa naman sa mag-overheat tayo sa kalsada. Ayan mga ka-newbie, so nabuksan ito. Yung kanina, yung galing sa radiator, sobrang lamig. Pero ito, mainit-init siya. Mainit. Ay, nako. Okay mga ka-newbie, so nabaklas na yung kwan, tinanggal yung radiator. Ayan, natanggal na rin yung sa head. Ayan, so yung head, ito, malinis na malinis. Ayan, kung nakikita nyo yun doon. Ito naman yung sa pump niya, ayan, kasalukuyan na tinatanggal siya. Ayan, pangatapon ang mga coolants. Okay, so nabaklas na. Eh, isang buo pala yan? Oo, isang buo. Parang rubber niya. Ano yung tawag dyan? Gasket. Gasket. Ayun, tagas yun. Halatado dito malinis, oh. Ayun, ayun. Ayun, oh. Okay. Ayun, may tagas may, doon. May langis doon na ako, no? Dito siya tumatagas. So, dito.
So napansin namin parang matagal-tagal na rin yung tagas nito kasi makapal na yung kunya dito sa ako, no? Makapal-kapal na yung namuuna tagas niya talaga. So later check lang. So we're still checking po. Yung kwan, gasket niya, yan talaga may tagas na siya. Alright, so babaklasin namin yung iba pa. Check pa natin kung ano pa yung kwan, makikita natin na may problema dito. Sa pump or... Pero sa tingin mo gumagana pa yung pump niya? Oo, okay. Okay. Alright. Ayan mga ka-newbie, so dinilinisan na lahat-lahat ni Pang yung mga kwan, gagamitin natin. Mga pan, ayan, may nilagyan na rin ng gas yung isang nalinisan na pan para sure na malinis yung mga pyesa. Kasi kailangan talaga yun, no? Dapat may isang buhangin, wala dapat talaga ako, kailangan malinis talaga. Dapat, parang pagkain lang yan. Yes! Okay, one down, malinis na. So bubugahan ng hangin para for sure matanggal yung latak-latak. One down. Ayan, so final na, nilagyan, binuhusan na ng gas sa loob para sure na malinisin sa loob, bagong gas. Siyempre, masailan yan, sa loob na kasi, ano? Bagong gas yung binuhos. Right, and last yung ano yun, ito na yung pump, di ba? Water pump yun. Ito na yung water pump, next na nilinisan. Okay, medyo ito yung madyong dugo-dugo ang linis. Pero iikot naman to kasi dito siya nakaganito. Yun, malinis na yun. Yung dawal, huwag kalilimutan. Meron pa pala yan? Oo. Ito yung nakakalito eh. Yung dawal na yun. Doon yun nakaganito. Yan. So, tinatanggal namin ni Pang-El yung throttle body. Kailangan tanggalin yung throttle body para at tatanggalin na rin yung mismong head, no? Yung tatanggalin mo na, no? Buong head. Para masilip natin yung mga balbula at saka yung piston. Yan, so tinatanggal yung injector. Pangalawa na yan. Pangalawa na yan, puro sa manobela. Iba talaga pag malaki, ano? At least dalawa na yung pre, magkabilaan kanina sa kaliwa, ngayon sa kanan naman yung untog mo. At least kung nagkabukol ka, magkabilaan, di ba? Puset! Nilagyan namin ng palaman. Tela para hindi magasgasan daw ang bore. Ayan, ganyan siya kaingat. Alam niyo mga ka-newbie, ganyan si Ikon ni Pangele. Kahit hindi niya motor, iniisip niya lagi, motor niya yung kwan. Sarili niyang motor yung inaayos niya. Para laging maingat.
may gamitan ng lakas, ayaw nga niyang gamitan ng lakas eh. Dahan-dahan lagi. Laging dahan-dahan yung ginagawa niya. Mapapansin niyo. Ayaw niya ng persahan. Dahan-dahan lagi. Pero napansin ko, malinis pa rin talaga siya, no? Malinis pa. Ayan na, moment of truth. Makarbon ba o hindi? Tadaan! Medyo makarbon pa siya. Medyo makarbon na, pero malinis pa. So, by the way, mga ka-newbie, ang tinakbo na ng RV na to is 22,000. Ayan. According nga sa iba, 15,000 dapat ang refresh, di ba? 15,000 ang refresh, umabot siya ng 22,000. Pero yan, kung papansin niyo mga ka-newbie, malinis pa siya. Ganda pa ng sunog. Ayan, oh, maganda yung sunog. Yan, okay pa rin siya. Pero surely, magpapalit na tayo ng... Spark plug. Yun, magpapalit na rin tayo ng spark plug. Kasi na hugot na rin lang, papalit na rin tayo. Ang main reason natin dito ay may tagas, pero of course, dahil nabaklas na rin lang siya, na kailangan na rin i-check lahat-lahat. Ayan, kung papansinin niyo mga ka-newbie, oh, medyo may carbon-carbon na rin yung piston. Ito yung tagas niya pa. Na rin. Ayan, yung ito yung lamat ng tagas ng dito. Ah, sa baba, no? Ah, oh, dito. Dito siya. Ayun, kita yung tagas. Kasi tatanggalin natin ang bore. Pwede ko bang ganun dito? Oh, sige na pa. Yan, sige pa. Nakasuksok na yung daliri ko. Ayun. Mahirap na eh. Pumasok. Sa... Biyak yan. Pang palagay yung kan. Yung... Yeah. Ipit mo dyan. Yan. Yan, ang bawal na bawal bitawan. At pag pumasok, baklas buong makine. Hindi mag-change oil na rin yan, hindi ba? Hindi na. Hindi mo lang muna. Meron pa naman. Asan yung pulas kanina pa? Okay pa yung black mo. Ayun, may hairline doon. May hairlines. Pero okay pa yun. Di pa nila lalo. Papunta ka pa lang. Papunta na. So paano yan? Okay pa naman yung ring yan? Palitin na rin yan pang. Piston ring. Na rin yung ring. Palitin na natin to pang. Magkakano nga yan? Yun ang di ko alam. Mga magkakanong kwan abutin? Talinisin na rin natin itong piston mo. Mga magkano nga buti? Piston ring nasa kanto. 700. Piston ring lang. Sige. Oh, tignan mo oh. Sunog. Oh, may sunog na nga. And mga ka-newbie, may sunog na yung kwan piston sa ilalim. So, kailangan nyo rin talaga ng piston ring. Sunog din siya. Saan tayo makakuha nyo ngayon? Doon sa may ano rin lang? Kay Motocoloso na lang. Motocoloso. Sigurado. Ay, oh, kay Pangmark.
Okay, so yan, ang kailangan namin, magpapabili na kami sa isang kasama namin, tropa, ng cylinder head gasket, ng triband, tapos piston ring. Ayan, kailangan na rin kasi talagang may isunog dito sa gilid and may tama-tama na rin yung block natin kanina. Buti na lang, naagapan at hairline pa lang yung... Tamo, may yosi ka pa dun, no? But yes. Music ka pa dun. Ayan. So, linis time. And later na lang ulit. Linis time. So, chine-check namin, ilinagyan ng gas para ma-check kung mayroong singaw yung balbula. At pag may singaw, no choice, additional expense, bulb seal. Bulb grind muna. Pero as for now, yan, checking naman kami. Kung wala pa naman, bubula. Maglulobo yan eh, no? Bubula siya eh, no? Dagdagan mo nga pang isa pang cup na. Isa pang cup. Tabot nga ako ng cup pang. Ang lasinggerong motor. Lagay ko na. Okay. Wala. Okay, congratulations. Walang tagas ang ating balbula. Good sign. Kasi hindi na tayo magbabag grind at saka magpapit ng bag seal. Yes, sir. Yan, so kuhan mga ka-newbie, no, nalinisin na yung head. So ngayon, hindi pa masyadong nalinisin yun. So ito, bali kuhan, inisponsor ni Pang El sa atin na bagong block. Ay, di, bagong linis pala. Ayan, malinis na malinis. Parang bago siya. Ayan. Ayan. Next, ito naman, lilinisan niya. Alright, di ba? Parang bago ulit. Semi-linis pa lang yung kanina. Okay, yung kanina pala, semi-linis lang. Ngayon, talagang kung nalilinisan niya na ng todo. Alright. So, continue na lang. Laters. Ayan, so ina-assemble na mga ka-newbie. So bali ang pinalitan natin, piston ring, yung mismong piston. Ano pa ba yung mga ano, papalitan din pang? Bottom gasket, no? Tsaka top gasket, no? Oo. Top gasket, tsaka kuan, base gasket. Oo pala. Base gasket, yun tamang term. So tinaam, binabalik na yung mga spring. Anong tawag dyan? Yung saan nilalagay mo ngayon pang? Pin. Ng... Sa may piston. Bandang shaft? Sa piston. Sa piston, ayun. Pin ng piston, tsaka yung lock pin. Thank you.
Ayan mga ka-newbie, binabalik na lahat-lahat ni Pang-El. So, ina-assemble na niya lahat-lahat. Binabalik na niya. So, first, ayan. Binabalik na namin kahit iba-iba yung tornilyo. Ayan, kahit iba-iba yung tornilyo, basta may balik. Ayan, so, na-adjust na rin niya yung mga bulbs. Na-check na rin lahat-lahat yung clearance. Kung gusto niya makita yung bulb clearance, nasa upuan lang niyang upuan. Tanggalin niyo lang yung upuan. Ayan. Silipin nyo lang sa ilalim ng upuan ninyo, makikita nyo yung bulb clearance doon. Makikita naman na okay na lahat. So, ina-assemble na po. So, mga ka-newbie yan. So, very important yun ha. Bago kayo magbiyahe, every time na magbibiyahe kayo, always check. Kung ano ang problema ng motor ninyo, kung may tagas man. Yun. At least naagapan natin. Tingnan nyo guys, hindi, ano yun, buti nakita ko, kung hindi, ang susunod na nun is overheating, di ba, Pang, no? Yes, sir. Actually, pasunog na pala yung piston ko nun, kaya bumili na tayo ng bagong piston. Bagong piston ring. And okay, mga ka-newbie, maraming salamat sa pagsama kay Pang-El at sa amin. Anytime, nandito lang si Pang-El dito sa may Hideout Motor sa Ikoy Shop. Motor Shop. At na-update na rin yan sa ano, na-update na rin sa Google Maps yan. Google Map niya lang, punta lang kayo anytime dito. Laging libre si Pang-El. Ay, hindi siya libre, gagawin niyang libre yun pa na. Shit. GG ah. Ayan. Kung alas 12 kayo ng gabi na pupunta dito, sige, gisingin niyo siya. Mm-hmm. Kayo naman ang mabubulyawan eh. Okay. Normal. Okay. Mga ka-newbie, maraming salamat. Yan, binubuo na yung motor natin. At least makakapag-duty na rin tayo maya-maya. Mag-duty ka pa maya? Isusubukan ko. Kung kailangan tirahin ng madaling araw, titirahin ko ng madaling araw. Kung may duty, kung may shift ng madaling araw. Yan lang. Pero pag wala, nga no? Ayan, mga ka-newbie, maraming salamat. Thank you very much. And always check nyo yung motor ninyo. Parang sabi ko nga kanina, at least maagapan ninyo yung mga worst na mangyayari sa makina ninyo. So, thank you very much and hope to see you again sa may kalsada. And of course, always ride safe. Wear your proper helmets.